What's up, everyone? Hello, titos and titas, everyone who's watching. Mga kababayan, okay? So, medyo iba yung tone ng ano natin ngayon. We're doing a little bit of a podcast type video today because we have someone very, very special. The fittest. The fittest. Not the one of the fittest. Not one of the fitter ones. One of the relatively fitter ones or one of the good ones. We have the fittest Filipina for 2021. All right, this is not up for debate. If you feel like you know someone fitter than her or whatever, they have to prove it via the CrossFit Games. So it's the CrossFit Games that says who the fittest person is. This is like saying na, oh, you watch a bodybuilding show, eh, kaya kong talunin yan, mas condition ako dyan. If you don't prove it on that day, on that competition, dada ka lang, salita ka lang. So we have the fittest Filipina for 2021, for the year 2021. Miss Josephine Sol, all the way from Torrance, California. Hello, mga titos and titas. So si Josephine, or Seth, as she likes to be called, si Seth, we have history, okay? We have history. So Seth used to train where I used to coach back when she was still living here in the Philippines and she was in high school. Tama? And Seth, you moved to the U.S., in what year? Last week of July 2019. So, si Seth, she started CrossFit. What age ka nagsimula ng CrossFit? Kasi alam ko, isa ako sa mga unang naging coach mo eh. Tama ba? Mga bago ako mag 16. Ganun. Mga 16, 15, 16. 15, 16 years old. Ilan taon ka na ngayon? 20. 20 ka na ngayon. Wow. Grabe, ang bilis ng oras. Parang kailan lang yun, ah. Yeah, nagtutuloy ako siya nun. September. 21 na ako September. Oh, 21 ka na September. Pwede ka na uminom. Pwede ka na uminom sa Amerika. Kasi, di ba, sobrang higpit dyan, eh. Sobrang higpit uminom. Hindi parang dito, di ba? Parang dito, 7 years old. Punta ka sari-sari store. Pabiling ka ng beer, okay lang, eh, di ba? So, Seth, ano naman, para sa mga hindi nakakakilala sa'yo. Like, ngayon, alam na nila, nag-start ka mag-CrossFit at 15 and you're now 20. So, technically, mga 5 years ka na nag-CrossFit. Diba? And for those of you who don't know, si Seth, matigas ang ulo ng bata ko. Ako, pero proud ako dyan. Proud ako dyan. Kasi to be honest, parang feeling ko para akong ano, alam mo yung ano, yung mga talent agent, talent scout. Kasi there was a competition here sa Philippines, Manila Throwdown. I think this was 2018? Ah, 2017. So, Manila Throwdown Team Edition for 2017. I was coaching a team. And that team, for those of you who watch this channel a lot from the old videos, one of the competitors was Ken Rioveros. So, Ken Rioveros asked me if I could help out a team. He wanted to compete in the Manila Throwdown. This was his first Manila Throwdown competition. So, we assembled a team. Now, the team was made of 2 boys and 2 girls. So we had one girl na hindi natuloy kasi parang alam ko she had to parang I think be in the province during the whole preparation process. So nagkaroon kami ng problema nila Ken. Hindi sila makakompete kung wala silang babae. Now, kukulang sila ng babae. I remember, sabi ko, sino kaya pwede kong makuha? I was thinking, kukuha ko sa ibang box. Noong una, nag-iisip na ako, kukuha ko sa ibang box ng babae. Pero sabi ko, kailangan pang matutong ano, like pakisamahan kasi hindi natin alam like ano yung culture niya, how she trains, so mga bagay-bagay na ganun. Tapos I remember isang beses nagco-coach ako, tapos nakita ko tong si Sif, ano yan, high school siya noon. Tapos after class naka-uniform yan, bababa yan sa gym where I used to coach. Naka-uniform doon, magbibihis yan, manggugulo yan, guguluhin niya na kami lahat or whatever. Pero napansin ko sa class, sobrang ano siya, sobrang competitive tsaka sobrang game. Tapos at that time, maganda yung basics niya, maayos siyang gumalaw. So sabi ko, I'll ask this kid to join the competition and the rest is history. Ayan, nag-compete siya. Hindi kayo nag-place nun eh, na? Hindi, parang layo niya, layo. 15 at ang 15 or something. 15 out of mga ilang teams ba yung mga, ano, mga 20, 30, ganyan? 20. Oh, parang ganyan. Teams. Baka mga 30 teams siguro, no? So, para alam ng audience natin, scale division yan, di ba? Scaled. Yun yung first yet. So, ang alam nila, baka isipin nila, malakas ka na dati pa. Di ba? Like, sobrang halimaw ka na.
Hindi talaga. Austin, hindi talaga. Para dun sa mga hindi nakakaalam, si Tito Austin, was that the same year na nag-compete ka? Sabay ba kayo nag-compete o different years? Yes, yes. That was the same year. Same year? Sino kakampi mo noon, Austin? Drew. And Mary. Ayun. Ayun, so sabay nga kayo nag-compete. Same year. Oh, naalala ko, Austin, naka-ano kaya ito, naka-snatch PR ka sa, ano, di ba? Sa, during the comp. Nah, for those of you who don't know, si Austin, ano rin naman yan? Legit din yan. So, Seth, describe mo naman sa amin, anong difference? Like, ano nangyari? Bakit from here, nagko-compete ka ng scaled? After that, alam ko, you did a couple of competitions pa, di ba? Like, a lot of local competitions here in the Philippines. Tapos may time na nag-podium ka naman, di ba? 2018? Tama? 2018. So, from scale division 2017 team edition to podium ng teams edition sa another competition. Pero I remember na international yun, di ba? May mga kalaban kang galing ibang bansa. Mm-hmm. Galing naman! Ano? Nalaki kalaban sa doon. Sobrang sama na doon. Oh, ikaw nag-judge sa kanya noon. Sobra. Ah, nag-judge ka nga pala noon. Nag-judge si Austin. Sama. I remember though, nag-compete kasi ako that year. So kami ni Seth, we're doon sa athletes area kasi nagko-compete kami. Tapos si Austin sa judges. Wow. So, ayan, for those of you don't know, marami-rami na kami mga pinagdaanan. Pero ngayon nasa America na si Seth. Nasa US na siya. And I'd like to know, what happened from what was your placing in the alam mo ba baka naman alam mo what was your placing in the Philippines nung 2019 or 2018 open 2018 alam mo ba yung progression ng placing mo? Actually alam ko lang yung 2020 kasi parang hindi ko pa nga na complete yung open ng 2020 parang this year talaga yung first open ever tapos na kompleto 2020 parang 24th ata ako na 24th in the Philippines in 2020. From 24th to first. Santa pa. Anyway, pero nung 2019, 2018, hindi ka ba nag-open nun? Hindi ako nag-open. Never ako nag-register. Ah, okay. Ginagawa mo lang workouts. Gagawin ko lang siya pag masaya. Pero hindi ko talaga siya... Like 2018 ata, injured ako ng open. Tapos 2019... I think I just did two workouts or three, parang gano'n. Hindi ko tanap. Okay. Okay. Galing ha. So, 2019, you were 24th in the Philippines. For those of you who don't know, usually there are at least a couple of 100,000 participants worldwide. So, in the field of hundreds and hundreds of thousands of people, you get to place in your country. And then, noong 2019, sayang, di ba? In 2019, yun yung national champion nakapuntang CrossFit Games eh. Ayun, si Kristen Lim. Oo. Siya yung number one. Si Kristen yung nag-national champion sa women. Sa lalaki naman, si Justin Hernandez. Si Sup Justigas. So, naging guest na rin natin dito yun. So, 2020, the pandemic happened. So, nagbago. 2021, we're still in the pandemic. So, medyo feeling ko iba pa din. Tama. Ginawal mo ba yan na maging number one ka sa Pinas? Yes. Talaga? Ginawal mo talaga siya. Galing ah. Yes. Not this year. It happened sooner than I thought, pero yes. Ah, okay. So, not this year. So, what happened? Ano nangyari? Actually, nagulat talaga ako. I just showed up. Kasi quarterfinals talaga yun eh. Nasa quarterfinals talaga. Kasi, quarterfinals diba, talaga. Diba, whoever gets the furthest, siya yung the number one. From the open, what was your ranking? I was fourth. The open. Fourth in the open. So, sa quarterfinals ka talaga. Tapos quarterfinals. Dun sa quarterfinals, pinush actually. Kasi di naman ako nag-peak during the open eh. Di talaga. Medyo di nga ako satisfied sa scores ko. Pagdating ng quarterfinals, yun talaga yung sobrang... Halimaw mode na. Halimaw mode na si Seth ng quarterfinals. Yeah. What was your favorite workout nung open? Open, my favorite workout was the last workout. The last one. With those bars and the thrusters. And then build to heavy. Those bars, thrusters. Clean complex. What was your score there? Ranking sa Philippines? Second. Second. Who was first? Kristen Lin.
Kristen was first. She finished the bar muscle ups. Tapos I think I had 3 more left. Parang ganun. Okay. Nice. So, for those of you who don't know, Kristen has been the national champion for the previous years, no? She's been the more dominant one here in the Philippines. And yeah, shout out to Kristen. But this year, pinasa niya yung crown. Yung crown, pinasa niya kay Seth. So, Seth, can you, syempre, you trained at a competitive level here in the Philippines before you left. And then now that you're there, you're under a very well-known coach, a former CrossFit Games competitor, none other than Jamie Hagia. What's the difference? Anong masasabi mong differences ng pag-train mo nung nandito ka sa pagdating mo dyan? I'd say sobrang laki. Like, nag-iba yung mindset ko. Like night and day na difference. Yeah. As in yung mindset yung nagbago. Okay. Kasi before, I wasn't trying to make naman national champion. That wasn't my goal. Or like, making to the games is not my goal. Na parang gusto ko lang mag-compete. Kasi it's fun. And then, nagbago siya, parang, gusto ko ako yung number one. Ganun. And it's like, all the little things na affect. So like, I had to get better at stuff like, I really suck at. Kasi before, diba, gymnastics, nakaka-survive ako sa piso-piso. Parang sabi ko, nung nagbago talaga siya, nagbago siya sa parang ako. So piso-piso, I remember like sa chest to bar, diba? Yes, diba? Lahat ng qualifiers ko, piso-piso, lahat yan. Tapos, nung nandito na ako, sabi ko, parang enough of that. Parang hindi na pwede gano'n. Hindi pwedeng ko consider kasi sarili ko na, hindi lang talaga ako okay sa gymnastics. Hindi lang talaga malakas yung cardio ko. Medyo okay ako sa barbell lang konti, ganyan. Pero, I had to stop thinking about that. Parang, my goal was, I have to be good at everything. Like, if I can't be the best at everything, at least be consistent sa lahat. And I think that's helped me a lot. So, you did extra work? So, you did extra work for gymnastics? Yeah. And sa cardio? Sa cardio din? Lahat. Nakita ka, nagbabike ka na rin, no? Nagbabike ka na talaga. As in, may legit bisikleta ka. I've been running and I've been biking a lot. And I love throwing intervals. As in, lahat. Swimming? May swimming ka rin? Yeah, I've been swimming. Pag summer, normally. Kasi pag winter, medyo ginawa talaga eh. Diba? You never know. Once, malay mo, makapasok ka sa CrossFit Games, diba? Usually may swimming yan. Usually may bike. Yeah. So, you have to be ready for anything. Hindi lang kailangan malakas ka magbuhat, hindi lang kailangan magaling ka sa gymnastics, endurance, lahat na eh, no? Ibang-iba na siya eh, no? So, meron ka rin bang like mga odd objects? Yes. Na training? Meron yes, din. Yes. Strongman training. Yes. Like, for example, ano? Yung mga yoke carries. Ooh. Wow. Oh, ganun. Galing, ha? Yung mga sandbag, yung mga ganun. How often na i-incorporate yung mga ganun sa training mo? Actually, di ko alam. Kasi they just throw it at me. Parang ako, pero medyo bihira whatever lang. You give. Di rin. Di naman sobrang bihira. But it's there. Like, medyo consistent naman. Gano'ng katagal ka nag-training ngayon? So, nag-training ako ngayon. Start ako mga 11:30. Tapos, siguro ako mga 2:30. Tapos, kaya na ako for a little bit. Tapos, balik ulit sa training. Mga... for another 2-3 hours. Tapos, wow. I stop at before 4:30 kasi may class na sa gym. So, my sisters come to work out at the class. So, I help them. And then after, if I still have like the energy and a little bit of programming pa na natitira, gagawin ko pa siya. So, minsan, I'll be at the gym hanggang mga 8:30. Wow! Pero so, minsan ako yung huling lumalabas eh, totoo. Sa totoo lang. So, ihintayin ko so yung last 11, class na tapos. 11 to 8 or 11 to 6. So, parang on average, plus, minus the breaks, mga tama ba ako? Mga 5 to 7 hours? Yeah. Kasi gym lang talaga ako all day. Like, yun talaga yung... Grabe. Pero, gusto mo talaga yung ginagawa mo, eh, no? Gusto mo talaga yung CrossFit na, yung competitive CrossFit, eh. Yes. So, kanina, na-mention mo na yung mindset. Can you say kung paano mo yun in-adjust aside from the fact na yung you decided na you have to be good at your weaknesses also? Pero can you tell us like how yung process was in fixing that mindset? Nahirapan ako mag-adjust noong una kasi I feel like I had a lot of holes. Like, ang daming bagay na di talaga ako okay.
and I'm not naturally gifted sa mga ganong bagay. Pero nung nagbago kasi yung goal ko na okay, number one, maging national champion, and then let's see where I can make after that. Nung naging ganun yung goal ko, parang naging natural yung little decisions ko na parang hindi, kasi kailangan ko talaga, I have to get better. And yun lang talaga, every day, I have to get better. Kahit 1% better, let's go. Parang ganun lang siya sa akin. Naalala ko sa'yo, sobrang competitive mong bata ka. Like, alala ko, pagka-competition, tatakbo ka sa akin, mapunta, tapos sabihin mo talaga sa akin yung tipong, Ninong, isa lang yung ano. For those who don't know, Ninong yung tawag niya sa akin. So, Ninong, may ganyan. Talagang, kumbaga, for lack of a better word, tikon talaga to. Tikon na competitor. Totoo. Sobrang competitive. Ganun ka pa rin ba kasi ngayon? Oo, dati nung di pa ako, ulang wala pa ako ng sariling program, nasa class lang ako. Parang, hindi ko kaya yung hindi ako number one. Like, hindi ko kaya yung may nakakatalo sa akin. Parang, no! Leaderboarder! Oo! Sabi ko, is this a bad thing? Pero kasi, hindi ko kaya eh. It can be. If you ask me, it can be a bad thing. Pero you turned it into something good. Yes. Alam mo yun? Kasi parang, pwede siya maging masama kung wala namang katuturan. Yung gusto mo lang nagiging number one ka o tipong nandaraya ka na para maging number one ka. May mga alam akong ganun. Pero, yung in your case, na-convert mo siya eh. Nagawa mo siyang positive eh. So, para nakaproduce ka ng ganyang resulta eh. So, Austin, ikaw may, ano ka ba? Baka may gusto kong tanongin kay Sef. Now that you reach the top, I guess. How is it gonna change training from now on? Actually, initial thought ko talaga was, kailangan ko na mas mag-workout pa, like mas mag-train pa, like to work harder kasi I don't wanna lose the title for next year. I don't wanna lose the title for the next few years. And I know people are gonna be motivated to train, and it's not just me. If I'm motivated, people are motivated. If I'm working hard, people are working hard. So, Seth, since na-announce na ikaw yung national champion, doon kami ba followers mo? Mayroon bang mga sumasnipe sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ako masyadong concerned sa ganun. Hindi ako masyadong social media. Lagay mo na kasi sa Actually, alam mo, actually, to be fair, kailangan na yan ngayon sa mundo ngayon, if you ask me. Pero, ito nakatawa kay Seth. If you follow her on social media, on Instagram, nakaset to close friends yung training stories niya. Yung pag nag-workout siya, nakaset to close friends. Pero pag yung normal everyday life, so akala mo, normal na bata lang siya na college ka, diba? Tama? College ka na ngayon. Yes, diba? Yes. Hindi nila alam, nag-ahalimaw siya sa gym, yung close friends niya yung puro workout. I guess I feel like if people will see that, it's like my competitors are somewhere there and they can always take advantage of that, you know? They'll know how to move. They'll know how I move. Kasi medyo ganun ako say, pag ano, competitive. Medyo naaral ko paano sila gumalaw. Stalk sila. I'd say, diba? I-post mo lang ng konti yung mga ano. Post enough, di ba? Alam mo yung post just enough. A little bit. Medyo napag-decide on ka rin. Ganun. Para naman hindi nila sabihin na din mo talaga ako nag-training. So, grabe ha. Let's go back to your earlier, ano, kasi you train 5 hours a day on average, at least. So, this is really the life of an athlete. Athlete life na talaga to. Tell us about the stuff outside of training. Like, how has your nutrition changed? How has your recovery changed? Do you pay attention to those things? Or ikaw, bahala na, wala lang? Hindi. I have a nutrition coach. So, wow. Depende sa competition. Depende sa season. Like, let's say ngayon, wala pa namang competition. He lets me eat, like, quality food, pero hindi ako masyadong bibilang. Hindi ako masyadong concerned sa ganun. But like, let's say, so you're, hindi ka nagbibilang ng calories ngayon and macros? Yeah. Ah, okay. Pero, bibilang ako, let's say, mga, kanyari qualifiers na. Ayan, start na ako agad. Okay. Like, 2 weeks before qualifiers. Mga pa-qualifiers. Pag mga 2 weeks before qualifiers pa lang, ganun pa lang kalapit. Yeah. So technically, pero yeah. More or less you have a good idea of how to eat. Hindi naman siya totally bahala. No, kasi hindi talaga ako nag-cheat at all. Like, that's good. Oh, wow. Like, I'll have a cup of ice cream once a month. That's it. A cup of ice cream once a month. No cookies, no cake, no nothing, none of those, no chips. Wow. So, tell us your typical day of eating. Can you typical day of eating. Like, kasi, hindi, so, ano ah, Seth, pero, like,
I'd say a lot of the people who are watching this, maybe they don't have an idea of how an athlete eats on a daily basis. I eat and a lot. How much you need to eat, how much you need. I eat a lot. Alala ko, we had this conversation once eh. We had this conversation once nung ka-chat kita eh. Like, how many calories per day ka? Competition, mga 2,500, 2,600. She eats more calories than me. She eats more calories than me. 2,500, 2,600. Grabe. Tapos, how much protein? How much protein? Nasa mga 140-ish. 140 grams? Damn. And how much do you weigh? Nasa ganun din. 140-ish. Which is mostly muscle. Kasi you're not tall. I'm not tall. I'm 5'2". 5'2". Ayan. 5'2", 140. But she trains to perform. Yun yung difference. This is not to look sexy or whatever. She trains to perform. Walk us through your routine. Like, pagising mo to whatever. Like, right now, pagising ko, lang ko acai bowl. That's my breakfast. Acai bowl. To coffee ako. And then, training na ako. What's in the acai bowl? So, blended acai. Acai bowl. Acai. Fruits. Granola. Fruits, yeah. Mango. Pineapple. Granola. Ah, okay. May granola. Good. Banana. Nice. Yeah. Ganun. And then, after that. Bibilin mo pa yan, eh. Bibili mo pa. Kasi yun yung masarap. Hindi ko kaya gumawa. Okay. Pagising ko talaga sa umaga. Bis ako. Lubos na talaga ako ganda bahay. Yun na. Diretso na ako talaga. Wala nang sipisipilyo, no? Ayun, syempre yun muna. Bis ako, sipisipilyo. Hila-hila ako. Okay. Mga ganyan. Wow, nagbago ka na, Sip, ha? Nagbago ka na. Ay, lagi ako naliligo. Okay. Anyway, sige, tapos. Kape. Tapos kape. Cold brew every day. Simula naman before, di ba? Tapos, sana ako sa gym. Siguro, wait lang mga 15 minutes. Di man, kasi pag-isip ko naman, gutom naman talaga ako lagi. It's like, mabilis siya mag-settle. Tapos, start na mag-train. Tapos, dire-diretso na yun. Kain ako ulit dun sa break ko. I'll have a protein shake and a yung mga 2 o'clock na. Mm-mm. Yung mga protein shake, carbs. Protein shake na may carbs, yeah. Yun lang. Tapos, anong source ng carbs dun sa protein shake? Yung sa first four, meron ako ng Ignition. Ah, okay. So it's like a blend. Okay, yeah. Carb blend. Or sometimes, talagang, like, pinakain ko yung Cliff Bar. Okay. Nice. Cliff Bar. Yun. So yung may biniblend ka, may ano ba dun? May, I don't know if you're familiar with Vitargo. May ganun ba? Yung high glycemic load carb? Yes. Ah, parang yes. Ganun. Yeah. Para mabilis yung pag-recover. Para mabilis. Okay, tapos? This afternoon, kain ako after na ng training. Doon talaga yung sobrang dami. Yun yung buong... Anong gano'n? Kain ako ng steak and rice. Minsan rice and potatoes sabay. Wow. Mga kasi ilang cups of rice? Siguro 2 to 3. Sa isang meal. 2 to 3 cups of rice. Potatoes sa steak. Tapos, maraming steak. Tapos may potatoes sa steak. Okay. Minsan iba-iba ko naman. Pero, last meal mo na ba yun? Last meal of the day mo na yun? Hindi pa. Kasi kumakain pa ako before bed. Okay. Anong kakain mo before bed? Protein shake ako ulit. Protein shake. Tapos meron ulit akong... Tapos meron akong oatmeal. Okay. And banana. Bigat ah. Austin, take note Austin ah. Yung mga sikretong malupet, ah, 'di ba? Isipin mo dati si Chef, nagtatanong lang 'yan sa akin. Ngayon, ako nagtatanong sa kanya. Oh, wow. 'Di ba? Kasi syempre, alam mo, given that there are not as many like high level competitors such as you in this space who are training with someone like Jamie. Who are training with experienced athletes like Jamie, who have made it to the CrossFit Games repeatedly, alam mo yun, they can literally shortcut everything for you. Alam na nila yan. So you're in very, very good hands. Jamie has always been someone I looked up to, even if I haven't met her personally yet. But I think you're in very good hands there. And alam mo yun, tuloy-tuloy ka lang dyan. I think you're really gonna go places. Tapos, Seth, anong mga plans mo for like... for the future, is CrossFit something that you're just going to pursue as a hobby
or are you planning to like maybe parlay it into like a career eventually, like coaching, something like that? Career, definitely. Wow, at least somewhere in one capacity. What's your course in school ngayon, in college? Nursing. Okay. Very difficult for Filipino nasa ibang bansa. Nursing. I mean, it gives you a good grasp of anatomy, physiology. It can still be parlayed into something like that. And then, you know. So, galing ah. Talagang dedicated na dedicated ka. And you're 21 years old. Long, long, long ways to go. As in, malayong malayo pa mararating mo. Austin, do you have any questions for Seth pa? Well, just to say, no, like I've noticed din naman to before with Seth, if there's one thing that she likes, it's CrossFit. So I'm glad to hear na she's gonna parlay it into a career. Kasi, di ba, parang, yeah, this kid lives and breathes CrossFit. Yeah. Like I remember, papasok yun sa school, I'd be coaching in the morning, late na late sa school yan. Late na late sa school. Yeah, eh. Pero, sa class ng CrossFit, halimbawa, 6 PM class yung sasalihan niya, 5:30 nakabista yan dun sa kaka, ready na yan. Yun nga eh, di ba? If there's one thing about Seth, tulog yan sa school, pero buhay na buhay yan pag training. Sa class. Tsaka yun, naalala ko sinasabi niya sa akin, di ba? Hindi ako nag-PPE para sa CrossFit. Hindi ako nag-PPE para okay yung CrossFit class. Para di sayang energy. Sige. Ato, like 5 quick fire questions lang. So, who's your favorite CrossFit athlete right now? Favorite CrossFit athlete? Pia. Wow, okay. Pia to me, wow. Sa lalaki? Lalaki, sige. Matt Fraser. Ooh. Yes, same. favorite machine to work on your cardio? Favorite machine? The rower. Rower, okay. Go to restaurant for your gains? Go to restaurant? I can eat Chipotle every day. Sabi ko na eh. Hula ko na yun eh. As in, sasabihin ko pa lang eh. Sa isip ko talaga, wag, don't tell me Chipotle. Gosh. It's that. Actually, yung dinner ko kagabi. Baka hindi yung dinner ko mamaya. Chipotle burrito bowl? Tama ba? Burrito bowl, yes. Sabi ko na yun. Okay. May the gains. Least favorite benchmark workout? Least favorite? Friend. Actually, di ko pa siya nagagawa. Never ko pa siya ginawa. Like, ginawa ko pa lang siya inside of a workout. Like, inside sa isang buong metcon. Pero never ko pa siya ginawa ng fan lang. That's surprising. So, what do you mean? Like, inside of a metcon? Like, parang triple fran, ganun, double fran, triple fran, ganun. Okay, let's say, kunwari, first 8 minutes, ito. Second 8 minutes, ito gagawin mo. Third 8 minutes, ito gagawin mo. Yung kunwari, first 8 minutes, fran. Second 8 minutes, dayan. Third 8 minutes, mga whatever, ganun. Then, naka-sandwich siya. Parang ganun. Oo. That's interesting. Okay. Okay, last. What's the most memorable thing your coach said to you? Sinong coach? Sinong coach? Si Jamie. Wag ako. Most memorable. Si Jamie. Si Jamie na lang. Kasi we wanna know what made you successful. Your mindset, so, yung, diba, next level stuff. Jamie, hindi. Yung simpleng, I'm really proud of you. Yun yung talagang pinaka-memorable because hindi talaga niya sinasabi sa akin yun. Like, she never says that. Like, sobrang bilang sa kamay ko. 4 beses pa lang talaga, promise. 4 beses pa lang niya sinasabi, I'm proud of you. Yung pang-apat, and how long? 2 years? Mahilili. 2 years ka nag-train? In 2 years. Sa 2 years na yun. 4 beses. Grabe, natatandaan pa niya eh, no? Pati yung may really. Natatandaan niya talaga yung may really. Yung may really lang kasi national champion ako eh. So, kaya may really. Yung tatlo, hindi. When someone says to Seth na someone's proud of her, she doesn't settle. She actually pushes harder pa. Damn. I'm not her coach anymore, but yeah, I'm really proud. I'm really, really proud of her. Like, thank you. Alam mo naman yan, di ba? Alam mo naman yan. Like, nagkakausap kami ni Seth regularly, so sa chat minsan, so... I was shocked when she said, kasi she's in very elite company, like the male national champion is now Kawika Henderson. So the way it works is that you can be national champion of the Philippines even if you don't live in the Philippines. So you're actually competing against Filipinos
everywhere in the world. Filipinos in the US, Filipinos in the Philippines, Filipinos in Guam, Filipinos in Hong Kong, Filipinos in Singapore, Filipinos in Europe, so on and so forth. So that's a very, very large pool. And I remember nung unang na-announce na ganun na yung magiging sistema, yung hindi na kailangan na naka-reside ka. Kasi dati, it could be kailangan lang naka-reside ka sa Philippines. There's a lot of resistance from the local CrossFit community here in the Philippines. Andun yung alam natin na parang the people, a lot of the people in the US train at a higher level. So parang, ah, shoot, wala na tayo pag-asa or mas malakas sila. Yun yung iniisip. It's just like yung mga fill-ups na kinukuha natin sa basketball. Kasi mas they train at a higher level. Iba yung standards ng competition, nutrition, protocols like that. So, for you, na galing ka dito, tapos to go there and still succeed is a really, really a big achievement, if you ask me. That's something that you should be proud of and it should hopefully fuel you for the better lang in the future pa. Kasi, alam mo yun, like, you're now a male national champion is Kawika Henderson, pero diyan talaga siya laki, diyan talaga siya galing. And as far as I understand, he's even running for Congress in the US. You know, ako, Austin, are you surprised? Alam mo, Seth, when I told Austin na we would be having a chat, a Zoom call with Josephine, hindi niya alam na ikaw. What? Yung tinatawag na Josephine. Tapos sinabi ko sa kanya, national champion si Seth. Sabi niya, yung mukha niya sa akin, yung alam niya parang hindi nagko-compute, parang hindi nag-register. Parang, ha? Huh? Ano sabi mo? Parang ganun. Sabi ko, si Chef natin dito dati. Yun yung mukha niya, yung, ha? Huh? Yung mukha talaga niya, parang, seryoso? Dati patulog-tulog yan. So, parang tamay-tamay. Oo, oh, di ba? Pag-gising niya, may laway-laway pa dito. Honestly, Chef deserves it, I would say. The way she leaves it out in training. Deserve talaga yan. Ako, my last question for you. If you could give one piece of advice to the women who CrossFit here in the Philippines, or not just women who CrossFit, but women who want to get stronger and fitter. Okay, so I guess, syempre, coming from an athlete, it's a very different conversation than you'd have with just someone who just wants to lose weight and look cute. As compared to someone who wants to get stronger, wants to perform better. Anong, what tip, what's the number one tip? If you could have just one tip for the women. Just one tip. Ano yun? Yung tip ko sa sarili ko, do the boring work. Do the boring work. That's nice. Kahit ako, tinamaan ako dun. I usually skip out that stuff. I usually skip out some of that stuff. Yun nga, because a lot of people, di ba, like, they normally skip the boring work. Pero, sa totoo lang, that's what counts. When you mean boring work, what do you mean? Because to me, when you say boring work, I automatically what goes to my head is mobility work. I don't do that stuff. But yes, mobility. Kasama yun, mobility work. Like yung mga, ako kasi naniniwala ako na what you do inside the gym is important, but what you do outside the gym is twice more important. Like, yan. Hanggang sa temperature ng pagtulog ko, I know. Wow. Oh, wow. She's andun siya sa level niya. I've always believed that. I always say that, diba? Even in our videos, I always say that what you do after the workout is what's more important. But even she says it. So like, anong temperature ng pagtulog mo? Like, ano? I like to keep it at 66 degrees Fahrenheit. Oh my gosh. Hindi ko alam. Sorry, hindi ko alam yung Celsius. Magko-convert pa tayo rito sa Celsius. Sorry po. Hindi ko alam. Hindi, bale. So, any reason kung bakit 66 Fahrenheit? What's the reasoning for that? What's the science behind that? Kasi pag cool yung katawan mo. Kasi diba, lalo na ako, nag-workout ako, madami. So, nag-overheat yung katawan ko pagdating ng mga madaling araw. So, if I keep the room cool, hindi ako magigising. Cool. Comfortable yung pagtulog ko and malalim yung tulog ko. Hindi ka magigising sa pawis. I mean, parang ganun yung parang night sweats. Kasi before, kung ano yung comfortable sa akin right before I sleep, yun, doon nagsistay yung temperature. Mm-hmm. So, overtime na bago siya kasi nagigising talaga ako. So, do you do, ice bath? Do you do that stuff? Mm-hmm. Like, you do ice bath? Ah, wow. Guys, bath ako, nag-Epsom salt bath ako. Lahat ng klaseng bath, basta makarecover. Yeah, Epsom salt, magnesium.
For magnesium. Supplements. So you said kanina meron kang high carb powder, meron kang protein powders. Any other supplements you take as an athlete? Creatine. Normal stuff. Creatine. Multivitamin. You take a multivitamin? Ganun. Sometimes-ish. Nakalimutan ko minsan. When you remember. Ah, yun. Hindi. Naka-ano sa akin, yung Beam. Yun. Yun pala. Ah, Beam. Yeah, I've heard of that. Yung parang sachet yun, di ba? Yung Beam. Ah, okay. Pampatulog. Powder siya. Okay. Tapos yung focus so just, sa training. Ganun. Ano yun? Parang adaptogens. Ano yun? Okay, adaptogens. Na-mix so, let us know. Guys, comment down. Ooh, CBD. Comment down below, guys, if you would like to know some of the things she mentioned, like adaptogens, CBD. Let us know if you'd like to learn more about that stuff. So I just finished 66 Fahrenheit is 18 degrees Celsius. Okay. It's fairly cold. So thank you very much, Chef, ha, sa oras mo na binigay sa amin. Thank you, Nino. To your old mga huyo. Kala ko, baka huyo ka na sa amin eh. Ay, di naman. Baka kami i-huyo. Baka i-ganan naman kami, di ba? Iba na. De. Ako pala si Tabachi. Kumaingay doon. Okay, sikreto lang natin yung Tabachi ngayon. Kasi pang-asar ko kay Chef yun dati. Alala ko, nag-Europe siya. Tapos pasalubong niya sa amin, yung chocolate na Bachi, B-A-C-I. Tapos sabi ko sa kanya, bagay na bagay siya ito ah. Pampatabachi ito ah. Pero, bata pa naman siya nun. Mas ano, lokohan lang namin yun. Ganun lang talaga kami mag-asaran ni Chef. So, maraming salamat. So, yan, Austin, pwede tayo mag-off-air.